nagpapatrol Rafael Bosano. Rafi, kamusta naman ang takbo ng halalan dyan at nagsara na ba ang presinto? Karen, gaya nga ng mga nagdaang taon, naging tahimik naman ang pagdaos ng halalan dito sa Xavier School sa lungsod ng San Juan. Pero gaya rin ng ibang lugar ay nakaranas din ng maliit na aberya sa mga vote counting machines pero agad din namang naresolbahan. Paper jam sa VCM ang naranasan ng ilang botante kaninang umaga pero ayon sa DESO technical staff, ang rason nito ay hindi naka-align ang machine sa container kung saan dapat nahuhulog ang balota. Agad din naman itong naresolba. Kaninang umaga medyo nagkalituhan pa yung ibang botante dahil hindi nila alam kung ano ang kanilang cluster number. Halo-halo kasi sa pila ang magkakaibang cluster kaya mabilis na napuno ang parking lot sa gate 4 ng eskwelahan. Bandang tanghali ng maayos na ang pila. Ayon naman sa PNP na assigned dito, umabot sa halos isang sako ng halo-halong paraphernalia ang kanilang nakuha mula sa ilang tao, kabilang na ang mga sample ballots. Sa Pinaglabanan Elementary School naman, alas 5 pa lang ng hapon, kaunti na ang mga botante ayon sa DESO. Ang mga issue naman ng VCM doon, hindi na dedetect ang balota o di kaya na may niluluwa. Pero gaya sa Xavier School, ito naman ay naresolbahan din. Kanina ilang personalidad ang nakitang bumoto dito sa Xavier School, kabilang na ang magkabatid na JV Ejercito at Jinggoy Estrada na kapwa tumatakbo sa pagkasenador. Bumoto rin si dating San Juan Mayor Gia Gomez, dating San Juan Vice Mayor Janela Estrada at incumbent Mayor Francis Zamora. Dito sa Xavier School, Karen, ay isa lang ang bumoto sa isolation polling place matapos nga siyang makitaan ng body temperature na 38 degrees. Pero kung payapa, dito naman sa voting floor, kung papakita ko lang, sarado na ang halalan dito, hindi na pwedeng bumoto. At yung mga tao nakikita nyo dyan ay mga poll watcher at mga poll workers. Pero kung payapa at maayos ang halalan dito sa Xavier, nakatanggap pa rin tayo ng report sa ibang lugar sa San Juan kung saan may ilang naranasang issue sa vote counting machines. Hanggang kanina, itinatawagan natin ang COMELEC San Juan pero hindi sila sumasagot. Kaya ang gagawin natin ngayon ay mag-iikot tayo sa iba-ibang mga lugar dito sa lungsod para malaman kung ano mismo yung mga issues sa VCM na yan at kung ano ang magiging sagot ng COMELEC dito. Karen. All right.